Good morning mga kumamis! It's Palengke Day! Grabe, sobrang nakakapanag kasi ang dami namin pinamili ni... Love! Love, mag-hi ka naman sa mga kumamis natin! Love, pwede ba tulungan mo? Ay, Love! Sorry, Love. Ayan, tingnan nyo oh, diba? Ang dami namin pinamili. Napagod talaga ako dun, Love ah. Para ako nag-workout. Sige. Relax ka lang dyan. Ako nang bahala sa lunch natin. Hep! Ako pa din magluluto ng lunch natin, ha? Kahit pagod ako, syempre kailangan nating lutuin ang specialty of the house. Ang Mark's Ultra Special Tinolang Manok. Wow! Ultra special talaga, ha? Mm-hmm. In fairness, ha? Confidence, sir. Aba, oo naman. Favorite mo yun, di ba? Pero makapahinga muna ako, Love, ng konti, ha? Ay, sige, Love. Tapos ayusin ko na lang din pinamili natin, ha? Sige mga kumamis, see you later! Sige Love, mag-relax ka muna dyan. Ayusin ko lang to. Okay? See you later, Love! Parang okay po eh. Bagong show para sa mga nanay at mga tatay at syempre sa ating mga babies at ito ang It's Good for Baby! Super N, bago tayo magpatuloy, may gusto lamang akong itanong sa'yo. Sure, Super T! Ampalaya ka ba? Ha? Ampalaya? Bakit mo naman naitanong? Kasi kahit anong pait na mga pagsubok natin, pinapasarap mo at binibigyang sustansya. Eh? Ikaw talaga? Ang sweet-sweet mo. Para kang saging? Saging? Anong ibig mong sabihin? Para kang saging kasi napakalaki ng puso mo. Ikaw ang pait at ako ang tamis. Pwede. Bagay. Para tayong mangga at bagoong. Kutsara at tinidor! Dilis at champurado! Tinuguan at puto. Breast milk at complementary food. Breast milk at... Oh, ha? Breast milk? Breast milk at complementary food. Ah, tama! Dahil mga partner na bagay ang pinag-uusapan natin, iyan yung mga bagay na sa mga babies na 6 months pataas. Oo! Para sa mga batang 6 months pataas, perfect ang complementary feeding. At iyan ang pag-uusapan natin sa pagbabalik ng It's Good for Baby! Malabo naman ito ni Super T at Super N. Ang ganda na sana ng programa, pero bakit yun yung sinasabi? Oh, Love! Okay ka lang ba? Taka lang. Sino ba yung kausap mo dyan? Oh! Paraala ka naman yata ng tiyan mo ngayon. Ito namang sila, nakakainis naman to, oh. Siyempre, buntis! Ay. Sorry, Love, nakalimutan ko. Ano ba yung kinainisan mo, Love? Hindi, kasi ito pinapanood ko. Love, di ba breast milk ang best for babies? Of course!
Eh ano tong sinasabi sa TV na pwede nang bigyan ng complimentary food yung 6 months and above na baby? Ay, alam mo, love. Narinig ko din yan na ginagawa ng ibang mami eh. Baka naman may point yung ano nga ba yun? Sino nga ba yung pinapanood niya? Si Super T. Oo, oh, yun! Yun! Sila, love! Sige nga, panoodin nga natin, love. Ito sila. At nagbabalik tayo dito sa It's Good for Babies! At kanina nga, nabanggit natin ang complementary feeding. Super T, ano nga ba ito? Ang complementary feeding ay ang pagbibigay sa baby ng karagdagang pagkain kasabay ng patuloy na pagbabreastfeed. Ginagawa ito sa mga baby pagsapit ng 6 na buwan. So, hindi naman pala ititigil ang breastfeeding? Siyempre hindi! Tuloy-tuloy pa rin ang breastfeeding hanggat gusto ni baby. Mainam pa rin ang breast milk sa mga batang higit 1 taon dahil nabibigyan sila nito ng protection laban sa mga sakit at napapanatili nito ang kanilang kalusugan at lakas. Pero kailangang i-complement ng solid food ang breast milk pag-abot ng 6 months. Ito ay upang matugunan ang tumataas na nutrient requirement ng mga lumalaking bata. Kaya kailangan nila ng karagdagang pagkain. Join forces sina breast milk at complementary food starting at 6 months. Exactly! Eh kung ganun naman pala, bakit kailangan pang mag-antay ng 6 months? Bakit hindi mas maaga? Eh kasi, breast milk lang muna dapat sa unang 6 na buwan. Sa ika-6 na kompletong buwan ni baby, ay ready na ang kanyang tiyan na tumanggap ng solid food. Bukod pa dyan, developmentally ready na rin siya para sa solid food. Kaya 6 months ang ating nare-recommendang panahon para sa complementary feeding. Eh kung late naman magsimula ang complementary feeding? Halimbawa, 8 months pa lamang si baby? Anong pwedeng mangyari sa kanya? Oo. Nako, kukulangin naman ng sustansyang kailangan ni baby pag ganon. Babagal ang paglaki niya at pag-develop niya. At maaari siyang magkaroon ng micronutrient deficiencies tulad ng anemia. Kaya kailangan talaga ng breast milk ang tulong ng complementary food. Parang ako, pag wala ka, huh? Hindi kompleto. Eat! Ikaw talaga? Oo nga pala. Ako ang breast milk, ikaw ang complementary food. And we complement each other. At sa aming pagbabalik, aalamin natin ang mga dapat tandaan sa pagbibigay ng complementary feeding. So stay tuned! Magbabalik ang It's Good! Yay! Super fan ako ng It's Good for Babies! Grabe! Sobrang nakakaaliw sila. Tsaka ang dami ko natututunan sa show nila, love. Ay naku, love. Ganun pala yun, ano? Yung complementary feeding. So, supportahan ng complementary food yung breast milk. Pero, love, sabi dun sa na-research ko, ha? Siguraduhin dapat na tama ang dami. Dalas ng pagpapakain. Iba't ibang uri dapat. Tama dapat ang lapot, lalo na sa 6 to 12 months. Siyempre, dapat ligtas at sensitibo tayo sa signs na gutom at busog na ang baby o yung tinatawag na active feeding. Teka. Ang dami naman nun, love. Parang ang komplikado naman magpakain kay baby. Parang hindi naman, love. Simple lang naman siya kung tutuusin eh. Super N, Super T, take it away. Huh? Tama! Ang mga bagay na ito ay tatawagin nating didula. Yes! Didula! Didula ay laging tandaan para sa pagkain ni baby ng tama at mainam. Simulan natin sa 2 D, dami at dalas. Kapag 6 months na si baby, bigyan siya ng tamang dami ng complementary food para sapat din ang sustansya at lakas na makuha niya. Habang tumatagal, dumarami ang kinakain niya. At dapat tama ang dalas.
So mga 6-month-old na baby, i-introduce ang complementary food once a day. Isang klaseng pagkain muna sa loob ng 3 araw para masanay siya sa lasa at texture ng pagkain. Huwag masyadong ma-excite sa pagpapakain, ha? Oo. Ang ibang parents kasi, napapasobra yung binibigay. Habang tumatanda si baby, dalasan at damihan ang pagpapakain sa kanila. By the time na 8 months na siya, dapat 3 beses na siya kumakain ng complementary food. You! Uri! Iba't ibang uri ng pagkain ang ipatikim natin kay baby. Dapat may variety! At importante na may animal meat tulad ng manok o atay para sa dekalidad na protina. Sa bawat araw, kailangan may 4 o higit pa na uri ng pagkain si baby para gets niya lahat ng sustansya. El, lapot! Dahil maliit pa ang tiyan ni baby, dapat tiyakin na ang lapot ng pagkain niya ay tamang-tama. Kapag tama ang lapot ng pagkain, sapat ang taglay nitong enerhiya at nutrients kumpara sa malabnaw na maraming tubig. Parang ganito! Hindi malabnaw at hindi rin sobrang lapot. Maliit lang ang tiyan ni baby. Kaya mas okay na malapot ang ipakain natin at hindi malabnaw. Huwag lalagyan ng anumang pampalasa, gaya ng patis, asukal o seasoning. Hayaang matikman ng natural na lasa ng pagkain. Pero sa pagluluto ay gumamit ng iodized salt para may sapat na iodine si baby. Isa pang L, ligtas! Ligtas na ligtas dapat ang ibigay nating pagkain. Huwag yung tira-tirang pagkain, ha? Dapat fresh! Maging ang mga gamit! Sa paghanda ng pagkain ni baby, dapat super linis. Maghugas ng kamay bago at matapos magpakain kay baby. Last but not the least, A, active feeding. Habang pinapakain, kausapin si baby. Ilayo ang mga laruan, gadgets, o anumang makakadistract sa kanya. Bantayan din yung mga senyales na busog na siya o gutom pa. Isang example nito ay nilalayo na ni baby yung mukha niya kapag binibigyan ng pagkain. Ibig sabihin, baka busog na siya. Mahalagang nakafocus tayo sa kanila habang pinapakain. Time for learning din ang feeding time. Dami! Dalas! Uli! Lapot! Ligtas! At active feeding! Didula! Laging tandaan ang didula sa pagpapakain ng complementary food kay baby. At ipasilip nyo rin sa amin ang food ng baby nyo, ha? Mag-post kayo ng picture ng pagkain na inhanda nyo para sa kanya. At gamitin ang hashtag cool ang complementary food. Pipili kami ng mga picture na ipapakita namin dito sa It's Good for Babies. At syempre, may mga premyong naghihintay sa mapipili namin. Hihintayin namin yung mga pictures nyo, ha? Dito sa It's Good for Babies! Abangan nyo si Mark at Angelo! At ang aming winning recipe! Yes! Teka lang, love. Hindi kaya tayo ma-disqualify? Bakit naman? Eh kasi wala pa naman tayong baby, oh. Hindi pa lumalabas. Pero nandyan na siya. Kaya technically, may baby tayo. Nasa loob pa nga lang. Kaya huwag ka mag-alala. Sabagay. Correct ka dyan, love. So, game! Game! Thank you.
gustong kanin. Parang lugaw pero hindi malabnaw. Dumidikit pa din sa kutsara, oh. Mm-hmm. Tamang-tama ang pagkalapot. Perfect. Eto, sayote. Masustansya. Tamang-tama lang din ang pagkadurog. Lasang sayote. Ay, love. Love. Eto, meron pa ako. Ano yan, love? Eto, mga crackers tas chocolate covered na biscuits. Oh, meron tayong rectangle. Meron ngang coin shape to, circle, at iba't ibang flavors. Eh, para mas mapabilis ang pagtaba at healthy si baby. Eh, nakakapagpataba lang naman yan, love eh, pero hindi siya healthy. Eh di ano, isama na lang natin dito para mas maganda yung ano, design sa picture. Ganyan. Eh love, paano tayo mananalo kung may kasama unhealthy foods? Ay, oh, sige. Ano na lang, tanggalin na lang natin. Para walang unhealthy food, tas puro masustansya na lang. Okay, sige. Ito na lang. Ayan. Love, konting edit. Ayan, tapos hashtag cool ang complementary food. Pause. Tingin. Ay! Malaki chance natin manalo. Mm, ganda, di ba? Baby, ang galing ng mami mo. Oh, baby, oh! Uy, salamat sa lahat ng nag-effort gumawa ng food for their babies. At nag-share ng kanilang pictures gamit ang hashtag cool ang complementary food! Tingnan naman natin ngayon ang ating top 3 pictures! Uy! Patatas! Mashed potato! Ganda ng kuha! Kasing ganda mo, Super N! Uy! Thank you, dear! Maganda ang kuha! Naku! Tama ang lapot! At syempre, masustansya! Tingnan naman natin itong susunod! Love, pangalawa na yun. Isa na lang. Oh, wala na to, love ah. Eh, at least sinubukan natin. At ito na ang huli nating finalist! Aba! Nakakatakam naman iyan! Wow! Yes! Ah! Woo! Napili yung picture natin! Oo nga! Sayote at kanin, dalawa pang ginawa ni Mami ha? Teka! Anong Mami? Tingnan mo kung sinong ay, Mommy at Daddy pala? May selfie pa! Pero, hindi pa tayo panalo, love. Top 3 pa lang yan. Ano ka ba, love? Happy na ako kasi kasama tayo sa top 3. Pero sana manalo pa rin tayo. Wala. Ngayon naman, i-a-announce namin ang winner sa tatlong ito. Again, maraming salamat po sa lahat ng nakibahagi sa maikling contest na ito. Ito na, Super N! Ang mananalo ng mga baby feeding supplies! Handa ka na ba? Handa na! Handa na rin kaya ang ating mga finalists? Aba, dapat lang! Dahil maganda ang mga baby feeding supplies na mapapanalunan nila. Huwag na nating patagalin! Ang nanalo sa ating photo challenge ay... Love. Love, kissing love. Love. Uy, love. 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 Uy, love, kissing! No. Ano nangyari? Nanalo pa tayo? Ha? Ano nanalo? Kanina ka pa nagihirik dyan, love. Bakit? Masarap ba panaginip mo? Nasaan na? Alin? Nanganak ka na ba? Teka, love. Love, niloloko mo ba ako? Ano sinasabi mo? Magluluto ako ba ng ultra special tinola? Wala kung ako na. O kaya tuloy mo na lang itulong mo, love. Sorry, love. Akala ko mag-dish ka. Nag-inip ako mag-dish. Don't worry, love. Dadating din tayo dyan. Pero, love, bukod din sa pagbubuntis mo, ang dami ko din natutunan about sa complementary feeding. Wow! Ano yun? Ang laking responsibilidad din pala ng pagpapakain ng baby, no?
Tsaka, narinig mo na ba yung ano, yung video na? Ay, alam mo, tara na, magluto ka na ng tinolang manok doon. Doon ka na magkwento. Dali! Ayun, sutin mo na yun. Tsaka na ba yung mga sinasabi mong didula-didula ngayon, love? Tara na, bilis na, madami sinasabi na, gugutom na ako. Tara na, tara na, tara na.